Heto po guys, yung sinasabi ko pong variegated flapjack. So, ayan siya guys. Hello everyone, ito po si Char Ching ng Succulent Davao and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, so heto guys ay continuation pa rin po ng ating pag-aayos-ayos dito sa ating munting harden. So, dahil nga nabasa yung ating mga succulent, ayan at nag-aayos po ako at nagtatanggal po ako ng mga excess water dito sa ating mga rosette type na succulent. So, ayan sila guys. Sobrang basa. And then, kailangan po tanggalin po natin yung excess water kasi pag natamaan po sila ng araw ay masasunburn po yung ating mga succulent. So, yan po yung iniiwas-iwasan ko po dito sa ating mga succulent. So, ayan. At ang gaganda pa naman po ng kanilang mga dahon. So, heto guys yung ating napakagandang marilyn. Ayan na siya. Ayan. At tanggalan po natin yan mamaya ng water sa kaniyang rosette. So, ito na guys yung ating flapjack na isa. Ayan. Napakaganda niya kasi ano, ang daming ano, color yellow sa kaniyang dahon. And then guys, yung ating mga big succulent, so nag-try po akong mag-propagate. Nag-cut po ako ng ating ano to siya, yung blue cloud. So ayan guys, ayang tinuturo ko po yan. Na-top cut ko po yan. And then, kasi ang dami niyang ano, lumalabas na mga pups sa baba. So, nagpropagate po ako. Kinat po ko po yung kaniyang top para mag, ano po, lumaki po yung kaniyang mga baby. So, ito guys, yung ating, nakalimutan ko ano nga pa, ano yung ID nito? Topsy-turvy. Tama ba? Ayan, at meron na po siyang flowers. And then guys, yung ating mga malalaking succulent, yung ating Cleopatra, ayan guys, ang ganda ng kaniyang kulay. Ayan, medyo stress na po yung ating ibang mga succulent dito na side. So ayan sila guys. Ayan, at mamaya po ay tatanggalan po natin ng excess water yung kanilang mga dahon kasi bigla-bigla po ay lalabas po yung haring araw at ayan maano po sila, masunburn. So, iwas po natin yun. Kasi masisira po yung mga dahon ng ating mga succulent. And then, yan po guys, may posibilidad po na magkamashi yung ating mga succulent pag nabasa sila and then biglang matamaan po sila ng araw. So, ayan guys, yung iba nating mga succulent. So, dito ko po sila nilagay yung ating mga Korean succulent. So, nandyan sila opalina, yung pink and saka blue natin. And then guys, ito yung sinasabi ko na isang tray ng leaf propagation po natin na PVN. So, ayan sila guys, nakatago. And then, ayan, at mamaya po ay i-expose natin sila sa sunlight pag meron pong sun or if lalabas po si haring araw mamaya po guys. So, heto na guys yung ating mga Korean succulent dito na na area. So, ayan sila. Sobrang basa. Ayan. At tanggalan lang po natin ng excess water kasi sayang po yung mga dahon ng ating mga succulent. Kasi pag afternoon sun dito guys, sobrang init. So, tanggalan lang po natin ng excess water. And then guys, ito, meron na pong namaalam. Ayan. Hindi po siya naka-survive sa sobrang lakas ng ulan. So, na-overwater siya. And then, ayan guys, yung iba nating mga succulent dito na side. So, okay naman po yung ibang succulent. And then, yung ating mga yung iba dito guys ay nagpropagate po ako. And then ayan, meron mga nakat na mga succulent kasi kailangan natin magpropagate para dumami po yung ating mga succulent. So ito guys, yung isa nating marilyn. Ayan, napakalaki nating marilyn. So
hindi pa po yan talaga yung gusto ko na arrangement ng ating mga sakilan. So, ano naman po sila dito guys, yung ilagay ko lang sila dito para masikatan po sila ng araw. So, okay lang yan kahit na kalat-kalat yung ating mga sakilan. Basta, mabigyan lang po or ma-expose po natin sila sa tamang taas ng araw. So, kailangan kasi guys, i-expose natin sila sa sunlight. Pag hindi po natin sila na-expose sa sunlight ay, ayan, papangit po at mamamatay po yung ating mga succulent. So, kaya ganyan po yung arrangement ng ating mga halaman dito sa itaas po ng ating vertical wall. So, ayan sila guys. At okay naman po yung ating mga halaman dito. Basa lang po talaga yung ating mga succulent. So, ayan, mamaya po guys ay tatanggalan ko po sila ng excess water. So, ayan po guys yung update dito sa ating mga halaman sa itaas ng ating vertical wall. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel.